No, ang problema lang, ito lang kasi, bakit ako uminto ay... Magandang buhay po sa ating lahat. Ako po'y nagbabalik. Salamat po sa patuloy na pagsuporta sa akin. Bago ko'y sasabihin kung bakit ako uminto sa pag-itikan, ay gusto ko lang ipaalam sa inyo na yung pag-itikan ay napakaganda. Okay? Napakaganda kasi hindi siya masilan. Hindi masilan yung mga itik sa sakit. And then kahit anong pakain mo, okay lang. Maraming makikita mo sa mga environment, ay pakain mo. Basta kumakain sila, ipakain mo. Walang problema. Kailangan lang ng rich in protein. May calcium. Yun lang, mga ano, nasa paligid. At napakaganda kasi matagal din silang humihinto sa pag-itlog. And then, hindi mo na kailangan ng ano, malaki, ipag-ala mo lang, walang problema. Maganda talaga. And then, maganda din sa business yung pag-iitikan. Now, ang problema lang, ito lang kasi, bakit ako uminto ay konti lang naman ng ano. Kasi may time kasi nangyari dito sa amin na nagka-problema po kami sa kuryente. Mga 5 at 3 buwan or 5 buwan siguro yun na halos talaga walang kuryente. Sa isang linggo nga, siguro may 2 beses lang mga kuryente. Minsan wala talaga. Minsan may paputol-putol, may babalik ng 1 hour tapos mawawala naman. And then parang tsamba na lang or sinasabi nilang mamangha yung tao kung magkakuryente kaysa magbabrown out. Kasi wala talagang palaging kuryente. May nangyari yun talaga. Uminto ako sa pag-itikan kasi wala talaga. Nagbabalutan kasi ako. And then yung incubator ko, kailangan ng kuryente. Ang ginawa ko, sabi ko gusto kong isave yung negosyong to. Gusto kong isave yung pagbabalutan. Ang ginawa ko, bumili ako ng generator. Yun, hindi ko naisip kung gaano kalaki yung magiging gastos ko sa gasolina sa generator ko kasi yung binili ko is gasoline generator. Akala ko kasi maayos kagad ang kuryente tapos magiging okay na lahat. Ang problema, hindi tatagal-tagal talagang naayos ng kuryente. Kaya ang nangyari, bumili ako ng generator, yung gasolina bawat araw ay 400 plus. Ay hindi ko kaya yon. Wala, logi talaga, hindi pwede. Putong incheck. Sabi ko, wala talaga to. Kaya sabi ko sa sarili, itry ko kayo yung traditional. Traditional way sa pagbabalutan yung tuungan, ano yun? Ano sa mga upa, sa mga rice hull. Nagtry ako, hindi ako nakahanap talaga ng website kung paano step by step kung paano gawin. Pero I tried my own experiment how to do it. The problem is, hindi talaga siya gumana. Siguro 20% lang siguro yung gumana. Ayun ko, hindi to pwede. Lugi pa rin. Kaya sabi ko, okay, I will stop. Mag-stop. I-stop po tayo sa pag-iitikan ngayon. Sabi ko, I will try it next time. Siguro pag may okay na ako na mga resources, may lupa, and then magandang lahat-lahat, and then lalo na yung kuryente, sabi ko, maybe I'll try next time. But ngayon, maghihinto siguro muna talaga tayo. Okay? Kaya yun ang dahilan bakit ako huminto sa pag-iitikan. Dahil sa pagka-problema po sa kuryente dito sa amin. At sana po, kung nag-iisip kayo na mag-iitikan, na magbabalutan, salang-alang nyo po yung condition ng kuryente nyo sa lugar nyo. Ano ba? Stable ba siya? Hindi ba? Kung hindi siya stable, baka mamublima po tayo. Yun. Meron sabi dito, salted egg. Pare, salted egg ko lang sana. Pero nung panahon na yun, parang wala pa sa puso ko mag-salted egg eh. Parang hindi pa, wala pa kasi may iba akong trabaho. Sabi ko, baka medyo mahirap yung trabaho ng salted egg. Hindi muna ako nag-try. Sabi ko, kasi medyo nariti na rin yung aking mga itik dahil sa mga hindi magandang nangyayari.
Kaya sabi ko next time na lang. At sana po sa mga lahat dyan na gusto mag-alaga ng mga itik, huwag kayong ma-discourage. Pero kung may mga bagay na nakakapaghadlang sa inyo na out of control nyo na, mag-isip-isip din po tayo. Maging practical din po tayo. Okay? Now, hindi ko lang po siguro tatagalan yung aking vlog. Sana po ay susuportahan nyo din po ako sa ating mga vlog. Thank you so much and magkikita po tayo next time. Bye-bye!